for today's vlog, mga katokmol, gagawin na natin ang 10 utos ni Yasuo Style, paano maging Yasuo main. At syempre, bago natin gawin yan, kailangan na natin mag cinematic yung in-upload ko kahapon in-upload ko, kung nakita nyo. Sana magustuhan nyo, syempre, i-re-upload ko na lang muna para makita nyo kung okay na ba sa inyo, kung sakto ba, no. Perfect ba ang pag-edit ko? Nahirapan ako sa hyperlapse, timelapse, pag-edit. Kasi maraming effects ang gagawin para gumanda yung cinematic. Sa akin kasi, sakto lang naman. Hindi naman kaganda, pero okay na rin naman sa inyo, di ba? So, panoorin nyo muna. Let's do this. Let's go! Nagbabalik ako, sana nagustuhan nyo yung ginawa kong cinematic, kasi lang po naman na pangit, pero sa akin maganda para sa akin yan. Kung sa inyo pangit, okay lang naman sa akin, basta ang importante nagustuhan nyo yung cinematic na ginawa ko. Pero after this ECQ, gagawin natin yung paano ako pupunta sa shop. Ano daw? I mean, kumbaga, ibablog ko yung pinaglalaroan ko computer shop, then doon tayo mag money trip. Diba? Ang gagawin muna natin ngayon, yung 10 utos niya sa Yasuo Style, diba? Kung paano maging Yasuo main. So, gagawin na natin ngayon yan. A few moments later. So, ngayon, bago ako magsimula, shoutout muna kay... Shoutout sa pinamagaling kong thumbnail editor na si Rica Carada, tsaka kay John Lloyd Dicamat, tsaka kay Clement Mariano ulit, si Van Marco sa jowa niya, tapos si Ken. Okay, Mark Castillo ba yun? Mga bobo! Tsaka si Shane Perez na mag-jowa rin. Sana all may jowa, di ba? Gago! Pero, syempre, andyan naman si Bot para sa akin, di ba? Mga bobo! Pero okay lang yan. Kung wala kang jowa, ang importante ay magandang tao ka sa mata ng ibang tao kung hindi ka naman nila gusto. Pero okay lang yan. Nandito naman ako, papasayahin kita. What? Ang pang-10 utos to, dapat lagi kang nakahanda ka lagi sa gagawin mo, ban, tsaka kung magsimula ka pala mag-yas, hindi lang basta dash ka, EQ, ganyan, wag ka lang basta ng ganun, kailangan mo mag-isip kung tama ba gagawin mo. Kasi ako, nung nagsimula ako mag-yas, yung ginagawa ko, nanonood lang ako ng mga Yasuo montage, basta ganyan lang gagawin palagi, tsaka hindi porket nag-yas kayo sabihin niyo alam mo ang gagawin mo, hindi naman sa gano'n. Kasi ako, alam na, kasi ako, diba ako, alam ko sa sarili ko na bobo pa ako eh. Bobo ako, alam ko sa tingin, bobo ako. Mga bobo! Kung marami ko sa akin, bobo ako dyan mag-yos. Okay lang naman sa akin, hindi naman talaga ako kalakasin. Tsaka, wala naman talaga sa lakas yung pag-yos eh. Nasa ano naman yan eh, nasa kontrolado mo yan. Hindi porket na nag-EQ plus ka, magaling ka na ano ka, arkadata, toongan kita eh. What the fuck? So next, syempre, ang pang-siyam na utos. Dapat, huwag kang kampante sa yung gagawin kung delikado o alam mo hindi mo kaya. Dapat, lagi ka lang self-protect. Kumbaga, dapat nakarunong ka rin ready. Ang importante sa yas, dapat ready ka. Ready. Huwag sabihin mo ready, handa ka dapat. Bago mo gagawin yung ginagawa mo, siguro din yung tama sa kakambi mo. Kasi ako, eto, naging master ako dahil kay Nico kasi bulok lang yas na yan. Kahit ako, ay sabihin mong Yasmin ako pero di ko kaya mag-yas lang. Dapat syempre ibang champion din. So next, pang-8 utos. Ang pang-8 utos natin syempre, self-confidence, self-support. Syempre, 'wag di mo makalimutan yung
teammates mo syempre, di ba? Yung teammates mo dapat ayun yung importante. Ayun yung importante sa iyo. Hindi porket ano ka na, hindi porket kalakasan ka na mag-iisabihin, hindi ko na pinakamalakas diyan, di ba? Pang pitong utos, style ay dapat ano, be positive. Diba? Ayun, kailangan natin be positive kung paggagamit ka ng Yas. At saka, ito ang kadalasang ginagawa ng mga Yasuo main na win trade tawag, win trade. Sabi ng win trade, baka kunyari ito, dyan yung kalaban ha. Gagawin ko, pag-iko, E. Tapos, syempre, Q. Tapos, balik ko sa dati mong lane. Sa dati mong position. Basta ganun lang ang tawag doon. Pagka E, tapos Q, tapos balik. Tapos, kung ayaw mo mag-Q, kahit E, normal, tapos balik ulit. Ayun yung sabihin ng win trade. Doon ka makakalamang ng bawa sa kanya. Ato siya, depende sa skiller na katapat mo, katulad ng mga AP, Syndra, Ahri, ganyan. Basta yung mga skiller. Di may chance kang magagawa mo yun, kaso pag nag-greedy sila, kaya mong gawin yun yung win trade. So, yun lang. Pang-aim na utos niya sa YasuoStyle. Pang-aim na utos, dapat alam mo yung mechanics. Siyempre, yung mechanics, ayun yung importante sa lahat kay Yasuo na di porket AQ flash badge. Tapos ano, pag nakapatay kahit ilang, dalawa, tatlo, badge agad. Huwag ka naman ganun, di ba? Ang pangat ng tignan. Kasi ako dati ganun ginagawa ko. Pagka patay ko, EQ flash, badge, nastakbo, di ba? Ganun lang. Ganun dati ginagawa ko, pero ngayon hindi na. Kasi alam ko naman na ang pangat nun sa kalaban na pag nag-badge ka, sabi, mayabang ka. Kumbaga, hindi naman sa mayabang, pero parang ganun lang. Di ba? Gago! Panlimang utos. Siyempre, yung panglimang utos, tawag natin dyan, Yasuo guide. Dapat, pag alam mong makunat yung kalaban mo, dapat gagawa ka ng, pag Yasuo guide, gagawa ka ng sarili mong diskarte, di ba? Kailangan mo ng sariling diskarte, kung anong gagawin mo, dapat. Siyempre, dapat pag laging maasim, mabida, o maano, maras. Pwede mong gawin yun kung alam mong hindi ka dadalawan ng kalaban, di ba? Pang-apat na utos. Tapos ang pang-apat na utos natin, yung Beyblade. Ay, hindi. Mga bobo! Airblade yan. Airblade. Siyempre, ang Airblade, ang mechanics dyan. Ito nga, pakita ko sa inyo. Pakita ko. Q, Tornado. Q. Tapos, pagkatamaan ng tornado, gagawin mo E, Q, S, S. Yan. Gusto maging Yasuo main, basta nod ka lang lagi ng Yasuo sa Yasuo Mounted tsaka Yasuo Tips and Tricks. Yan lang. So, ingat ah. Gago! Pangatlong utos ng YasuoStyle. Siyempre, ang kadalasan na ginagawa ng mga bata, pinag-aaralan nila yung Arcadata ang tawag sa kanila. Arcadata ang tawag sa skill na to. Ang tinatawag dito, Beyblade dapat, hindi Arcadata. Eh, totoo lang ha. Si Arcadata kasi, oo, siya nagpauso ng Airblade tsaka Beyblade. Oo, alam ko yan. Alam ko naman. Support din ako dyan. Pero, di porket na EQ flash mo, di ba? Na EQ flash mo, na Beyblade mo. Sabi yung tawag ng Arcadata, parang naman bata nun, di ba? Uy, Arcadata, nagawa ko ganyan, di ba? Gago! Tsaka, hindi porket nakapag-Arcadata ka nagsabihin, ang tawag dun, badge na. Nakapat na patay mo siyempre eh. Badge na tawag doon. What? Pero, huwag naman sana ganun, diba? Kaya pumapangat yung mga Yasuo main dahil sa mga ganyan mga toxic na player eh. Mga pag Beyblade lang, akala mo idolo na sila. Hindi naman ako sa ganun, diba? Sige, susuportan ko kayo. Tsaka di porket nakapag-Arcadata ka, sabihin nun, post mo agad sa Facebook, sa YouTube, ganyan. Para ka naman timangan yan, diba? Pangalawang utos. Siyempre, yung pangalawang utos, Keyblade, yan, Keyblade. Sabihin ng Keyblade, EQ, flash, EQR. Sabihin nun, Keyblade tawag dun sa combo nyon. Di ko alam kung sino nagpause ng combo, alam ko, Arcadata, alam ko. Pero sige, sabihin nyo, Arcadata, dapat, ayun yung pinaka, inahangaan ng lahat, Arcadata talaga lahat nagpause nyo. Sabihin ng Keyblade, di one-hit combo yan. Depende sa damage mo, kung mataas ba, tsaka sa critical. Kasi ang ginagawa palagi, kaya na white combo ko, yung mga malambot na katulad ni si Raka, ganyan. Basta mga malambot na hero.
Kaya ko 1-18 combo yan, basta lahat naka full damage siya, full critical. Yun lang. Pang huling utos. Pang una. Tsaka, ito pinaka the best. Dapat, matutunan mo good yung mga dash, ano, wall dash guide ba yun? Pang ganun, wall dash guide. Mga raptors, ganyan. Doon ka mag-dash sa mga blue, sa mga frag, mga ganyan. Sa hero, kahit sa ano yun, basta that, alam mo dapat gagawin mo, baka mag-dash ka. Tsaka yung dash niya, malaking tulong yan. Pag mag-escape ka, diba? Katulad nito, papanoorin ko muna sa inyo. Panoorin ko muna. So, ngayon, di ba, nakita niyo na. Yung ginawa ko sa dalawa, si Xinqiao, tsaka si Yasuo, di ba? Ang tawag doon, wall dash. Tsaka, yung wall dash na mahirap yan. So, maraming salamat sa mga nanonood. Sana like, comment, and subscribe. Yan, subscribe kayo dyan sa taas. Subscribe kayo dyan. Tsaka, click nyo na rin yung bell para matawa ako sa inyo. So, yun lang. Maraming salamat.